Malamig naman ang aircon, pero may pagkakataon na humihina ang blower ng aircon. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at sagutin ko lang itong isang concern na to, no? At yun nga daw, okay naman daw yung lamig ng kanyang aircon, pero may pagkakataon na humihina yung blow ng hangin ng kanyang aircon. So ano daw ba yung posibleng problema dito? Well, isa sa mga posibleng problema, if ma-experience mo itong scenario na to, ay pwedeng may problema ka na sa iyong expansion bulb. Okay, expansion bulb. So, isang component 'yan ng ating aircon, ano? At ang nangyayari diyan is yung iyong evaporator ay possible na nagyeyelo. So, pag nagyeyelo 'yon, magka-clog na 'yon. So, ang effect noon, kahit anong lakas ng ikot ng inyong blower eh hindi makaka-penetrate yung hangin. Kaya ang nangyayari diyan ay humihina ang blow ng hangin kahit malamig yung inyong aircon. Isang way to diagnose it, halimbawa na-experience mo yung scenario na yun, ano, malamig naman yung aircon mo, then all of a sudden biglang napapansin mo humihina yung blow nung blower. So ang isang idea dyan, pwede mong i-turn off muna yung inyong aircon mga siguro mga 5 to 10 minutes kahit nakaandar yung sasakyan, then i-on mo ulit yung aircon mo. Pag napansin mo after 5 to 10 minutes bumalik yung lakas ng blower, there's a tendency na nagyeyelo na yung iyong evaporator. Isang way ding dyan to check, ano, is pag yun napansin niyo yung nga biglang humihina yung blower, check, punta kayo sa engine bay, then check ninyo yung tubo ng inyong aircon doon sa may galing sa compressor. Well, pag yung ating evaporator ay nagyeyelo, kasama na rin na namumuti o nagyeyelo yung ating tubo, no, sa galing compressor. So yun yung mga way, no, to check. Well, most of the time ang gagawin lang naman dyan yung iba, kailangan linisan o palitan yung kanilang expansion valve. Well, para sa akin, ha, mas ideal sabayin nyo na rin yung cleaning if ever, or pag kayo ay nagkakaroon ng problema sa expansion valve, sabayin na rin yung cleaning, kasi yun, posible rin naman na madumi na talaga yung inyong aircon, ano. So yun mga paps, no, if you experience na scenario na bigla na lang humihina yung blow ng hangin ng inyong aircon kahit nakatodo, rinig nyo naman yung blower na malakas siya pero mahina yung lumalabas na hangin, check ninyo yung inyong expansion valve o yung tubo na galing sa aircon, baka naman nagyeyelo na, kaya ang effect hindi makapenetrate yung hangin, no, hindi makahigop yung hangin o hindi makakuha ng malamig kasi nga clog na eh, nagyeyelo na yung ating evaporator. So ganun lang mga paps, no, pag sakali man yun, dali nyo na lang sa mga trusted na aircon shop ninyo para mas ma-evaluate ng mabuti kung ano ba talaga yung nagiging problema sa inyong aircon. So yung ngayon mga paps, magsasagot na naman tayo ng mga question, no, na related, o sabihin na natin mga na-i-comment dun sa mga vlog natin, ano, previously, no. So ito isang question dyan, asa magkano magpa-add ng pre-yon? Well, depende sa shop yan, ano, pero usually mga 400 to 1,500 ang pag-a-add ng pre-yon. Pero mas better pa-check mo muna, no, sa kanila kung kailangan ba talagang dagdagan. Baka naman may ibang problema kaya hindi lumalamig yung inyong aircon. Pero usually mga 500 to 1,500 yung charge nila sa pag-a-add ng pre-yon. Then yun, next question is, normal po ba nagbabawas ang pre-yon? Well, no, hindi siya normal. Pag nagbabawas ang pre-yon, there's a possibility na meron niyang pinupuntahan o mayroon niyang tinatagasan. So, ang ano dyan is maganda ipa-diagnose mo. Yung iba, nilalagyan siya ng, kumbaga nilalagyan siya ng ano, yung compressed air. Then yun, makikita naman, misang bubula naman yun eh, kung nasaan, no. At kung sakali mang butas, eh kailangan ninyong ipa-repair yan kung para magkaroon kayo ng aircon. Well, usually sa mga sasakyan, ang unang nabubutas dyan is yung tubo na galing dun sa compressor. Yun yung may rubber, no? Yun yung commonly na nagkakaroon ng problema. Kaya pag hinawakan mo yun,
pag diba, tumatagas na lagi yung pre yun, pag hinamakan mo yun, may parang oil mark na mapupunta sa kamay mo. So ganun siya, no? Yun yung usual na nagkakaroon ng problema sa mga aircon ng sasakyan, no? Yung tubo na ano yun, rubber yun na nakakonect din sa dalawang tube na bakal o aluminum ba yun, basta ganun. So doon siya nagkakaroon ng problema yun, usually doon nagkakaroon yung tagas, doon nag-i-start yung tagas, no? And number 3, recommended po ba nilang recommended po ba nila ang no backlash dashboard sa paglilinis ng aircon? Well, maganda naman yung no backlash, ano, especially kung hindi naman sobrang dumi ng inyong aircon. Ako mas ideal, mas recommended sa akin, o mas ikaw magsasuggest ko sa inyo, halimbawa unang linis, no backlash, tapos susunod yung talagang dashboard pull down talaga. So nasa sa inyo na lang kung ano yung mas trip ninyo, no? Pero para sa akin mas maganda alternate, para at least hindi naman lagi nagbubukas ng dashboard, di nagtatanggal. At mas safe yung no backlash dashboard, no, kaysa doon sa traditional na binabaklas yung dashboard, kasi minsan hindi mo masasabi, baka hindi rin maibalik ng maayos. So babalik pati mas matagal gawin, eh, yung binabaklas. Siguro sabihin na natin mga 2 to 3 hours, eh yung no backlash dashboard minsan mga 30 minutes lang tapos na yung ano, no, yung paglilinis ng inyong aircon. Although hindi sobrang linis, pero okay na rin. Okay, then yun, makakatulong po ba ang pag-add ng auxiliary fan motor para lumamig ang aircon? Well, makakatulong siya, yes. Okay, makakatulong siya. Yung halimbawa yung iba kasi dyan, nagdadagdag sila ng isa pang auxiliary fan motor para nga pag traffic daw, eh mas malamig pa rin yung kanyang aircon. Kasi nga, isa sa mga nagpapalamig ng ating aircon yung nasasalubong na hangin ng sasakyan. Eh paano kung naka-stack up ka sa isang traffic, eh wala ka nakakasalubong na hangin. So ang effect nun, pwedeng hindi nga malamig o hindi gaano malamig yung inyong aircon. Pero ito mga papsa, hindi siya solusyon, no? Kung mahina ang inyong aircon, hindi siya solusyon. Okay? So ang isa sa mga disadvantage din kasi niyan na napapansin ko is pagdating sa repair, mas mahirap siyang i-repair, especially sa mga ano, yung mga maliliit ang mga engine bay. Halimbawa, magpapalit ka ng radiator, magpapalit ka ng auxiliary fan motor, ang hirap niyang gawin kasi nakakasagabal pa yung auxiliary fan motor. And kung magpapagawa ka niyan, siguraduhin ninyo na maayos yung pagkaka-wiring, no, para wala kayong maging problema. And yun, last question is, mahina ang andar ng aircon fan. Okay. Well, pag mahina yung andar ng aircon fan, may possible na sira na yung auxiliary fan, blower motor mo, no? O kumbaga yung aircon blower mo. So ipa-check mo kasi baka naman manipis na yung car niyang carbon brush, kaya nakaka-experience ka na mahina na yung takbo niya. So isa sa way to diagnose it is kung may wrench ka or matigas na metal, try pag mahina yung takbo, try mong itap. And pag bumilis, ayun, possible na yon na blower yung problema mo. At kung sakali man, paghandaan mo na siyang palitan para hindi ka na rin naaabala, no? So yun mga paps, no? So yun yung ano, yun yung topic natin, at yun yung mga tinatanong din, ano. Salamat sa mga nagko-comment, nagsasuggest, nagbibigay ng advice at nagtatanong, ano. At yun, sana mas marami pa tayong matulungan. Salamat, I highly appreciate, especially dun sa mga tao na nagbibigay din ng opinion dun sa kanilang yung mga tanong na nailalagay o na ipopost sa aking mga vlog. Salamat doon sa mga pagsagot ninyo dyan mga paps, no? At kung nagustuhan nyo yung video, paki-like, at you can share this video, especially sa mga new car owner na gustong maging mas maganda yung kanilang sasakyan, o kumbaga less issue sa kanilang sasakyan. Salamat sa panonood, keep safe mga paps.